Yun, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay November 30, 2024. At pag-usapan po natin, ito pong masayang mukha ngayon, itong si Pusit. Hindi ko mawari kung ano ba ang ikinasasaya niya. Ito kaya ay may kaugnayan sa kalayaan na tinatamasa na ngayon. Ito pong kanyang chief of staff na si Attorney Zuleika Lopez. Saka by the way, before we forget ha, nakakaperwisyo na po ito pong mga DDS dyan po sa EDSA Shrine o mga, I should say, DD shit. Kasi bakit? Pang limang araw nila po ngayon eh, pang limang gabi, at hanggang ngayon, wala daw po silang balak umalis dyan sa EDSA hanggat hindi daw po napapatalsik si Pangulong Bongbong Marcos. Puntahan muna natin ang balita kaugnay po niyan mga tol. Samantala, nakakaabala na raw ang mga Duterte supporter sa misa sa EDSA Shrine, kaya nagpasaklolo na ang pamunuan ng simbahan sa mga pulis. At live mula sa EDSA Shrine, nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, kamusta na ang sitwasyon dyan? Andre, alas 10 nga kaninang umaga ay pansamantalang itinigil yung programa ng mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte dito sa likod mismo ng EDSA Shrine, at kasabay nga niya yung pagdatignin at pagbarikada ng higit 5 truck ng pulisya. Pero alas 4 ng hapon ay balik na nga yung kanilang programa na sinimulan sa isang prayer vigil. Itong sitwasyon ngayong Sabado sa EDSA Shrine. Kaunti na lang ang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte. Matatanda ang walang tigil ang kanilang protesta. Eh, dumadami daw itong mga supporter ni Sara Duterte kapag oras ng kainan. Pagka oras daw po ng kainan, biglang nagsusulputan. Ano yon? Para kumain lang ng dinner o lunch o breakfast o hapunan o kung ano man ang tawag nila doon. No? Pero isa lang ang punto sa mga pangyayari na ito mga tol. Mga perwisyo kayo. And that is why, hindi ako sumusuporta sa mga rally-rally eh. Naranasan ko na po yan noong 2001. At malaking perwisyo po ang ibinigay namin sa publiko noong kami po ay sumasama sa ilang araw na pagpoprotesta noon 2001 dyan po sa EDSA. Kaya nga may mga nagme-message po sa akin eh na sila daw po ay lalabas para magbigay naman ng suporta sa ating mahal na Pangulo sa kalye. Hindi po ako nagre-reply. Kasi bakit? Perwisyo, whether it is pro-BBM or against sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, perwisyo po yan. Nakakasagabal po tayo sa transportasyon, sa mapayapang paggamit ng kalye at ng publikong lugar ng ating mga kababayang Pilipino. Pero syempre, nire-respeto ko ang malayang pamamahayag at pagtitipon. Kung nais ninyong gawin yan, ipagpatuloy nyo lamang po, pero wag nyo na po akong isama. Sapat na po sa akin ang pagtatanggol na ginagawa ko sa ating mahal na Pangulo dito po sa social media. And if necessary, wag naman sanang dumating sa punto na hindi na natin maiwasan na lumabas sa kalsada dahil kailangan na po natin protektahan si Pangulong Bongbong Marcos. Pero sa ngayon, hindi pa po kailangan yon. Kaya pasensya na sa mga nag-aaya po sa akin, nagsesend po ng mensahe kung ganun na sa ganung layunin nila, eh hindi po ako, tatanggi po ako dyan. Ngayon, balik po tayo dito sa mga perwisyong tao na ito. Sinasabi pa nila rito, talagang well-funded din kahit paano eh. O, sa pagpapagawa pa lamang ng mga tarpulin na ito, hindi ako maniniwalang walang pumupondo dito. Marcos, drug addict at magnanakaw. Anak ng teting itong mga tao na ito. Makailang beses na nating kahit siguro ipaliwanag kung sino talaga ang tunay na adik, itong mga tao na ito hindi magigising sa katotohanan. Kaya sige, gawin nyo lamang ng gawin yung mga gusto ninyo, pero sana huwag kayong mamerwisyo ng kapwa ninyo. Kung kayo'y may karapatan sa malayang pamamahayag, meron ding karapatan. Ito pong mga nananampalataya dyan po sa EDSA Shrine, particular yung pamunuan nito na ngayon nga po, sila po ay nagre-reklamo na talaga. Kaya naman nagpadala na nga dyan ng maraming kawani ng ating pambansang pulisya ng Pilipinas para marahil siguro sa mga susunod na araw kung talagang ito pong mga perwisyo na ito hindi magpapapigil, eh baka mapilitan po itong mga kapulisan na i-disperse po sila. Pero tingnan natin kung mangyayari po yan. Mula umaga hanggang gabi nitong nakalipas na araw, ilan sa mga dumadaing ang Archdiocesan Shrine of Mary, Queen of Peace.
halos oras-oras ang misa namin dito. Kung meron dyan na nagbablog, nagsisigawan, may mga speeches, nag-i-interfere yan sa ginagawa namin sa loob. Dinawawala din yung sacredness, yung sanctity ng aming pangapagdiriwang. Pag amin ni Father Jerome Ceciliano, I wrote the PNP sa Quezon City Police District, sabi ko to take action because even as we recognize their rights, they should also and you should also recognize our own rights. Pero kahit pa may mga pulis na sa kanilang pwesto, wala pa rin alisan ang mga natirang Duterte supporter. Sa videong ibinigay sa News 5, sinisi nilang ingay sa babaeng nakapula na bigla na lang umanong nagwala habang may misa. Siguro napagutusan yun na magkulo para kami maano na naman sa social... Napagutusan ha? Dinideny nyo na yung kasama ninyo? Pagka walang nasisita... ituturing yung kasama ninyo kasi makakadagdag ito sa bilang ninyo. Ngayong nasita dahil nga napaka-unruly, i-deny nyo na. Ibibintang nyo pa sa kung sino man na yon ay ginugulo lamang ang inyong hanay. E kayo nga yung magulo dyan. Saka kayo lang talaga yung perwisyo. Yun ang dapat na itatak ninyo kayong mga nandyan sa EDSA, mga perwisyo kayo. Social media na may ganitong gulo para kami mapaalis. Na hindi po. Git naman ang isa pang Duterte supporter na si... Ang hilig nilang humusga sa akin in particular dahil mahaba buhok ko, sa itsura ko. Kumpara nga natin yung itsura nitong nakikita ninyo mga tol kung sino mukas mukhang adik sa amin dalawa. No? Kung mukha lang ang pag-uusapan. Oh, kasi ang katuwiran nila, pag hindi daw po sumusuporta kay Rodrigo Duterte, adik. Dahil adik daw po si Pangulong Bongbong Marcos. Ayoko maging mapanghusga, pero tingnan nyo naman ang itsura ng mga to. Jeffrey, hindi sila binayaran o hinakot. Ayan. Sato dito, dito yan. Tsaka wala po kami bayad dito. Wala po kami bonitor lang po kami dito. Ha? Ayun na po yan, sabihin ko sino. May ibinarikadang truck na rin dito ang Philippine National Police. Pero hindi nila sinabi kung saan nila ito gagamitin. Andre, ngayong ikalaming araw nga ng pananatili ng mga Duterte supporter dito sa likod ng EDSA Shrine, ay mariin pa rin nilang sinabi sa atin na hindi sila babaklas dito sa may EDSA Shrine hanggat hindi nga napapababa sa pwesto ang nasa administrasyon kung hindi si President Marcos Jr. Napakakapal talaga ng pagmumukha ninyo. Siguro, kayo yung mga tao na walang kahit 1% delikadesa sa inyong mga sarili. Mananawagan kayo na pabagsakin si Pangulong Bongbong Marcos tapos ang ipapalit ninyo, si Pusit na ngayon masayang masaya. Ito, maayos daw ang kanyang tulog. Pero prior to that, yung pinakabuod nung marahil ng sinabi niya rito, ito namang post ng GMA News. 2022 presidency was mine already, sabi niya. Siguro bahagi yun ng video na re-reaction na natin mamaya. Kapal mukha, ano? Paano mo nasisigurado? Hindi naman ganoon kataas ang ratings mo. Di ka nga umaabot ng 50%. Oo, nangunguna ka. Kasi wala pa talagang partikular na pagpapahayag ang ating Pangulong Bongbong Marcos na siya'y kakandidato sa pagkapangulo. Pero nung siya po ay nag-manifest na ng kanyang intention clearly sa ating publiko, agad-agad inusadan ka nito sa porsyento. Tapos sasabihin mo, sayo na kagad, ano yun? Baka hindi ka nga nakakuha ng 32 million votes kung hindi ka lamang binoto ng mga supporter ni Pangulo eh. Ngayon, nag-iisip ako, ano kaya talaga ang dahilan bakit ganito ang aura ni Pusit ngayon? Pumutok kasi sa balita kanina na ito pong si Zuleika Lopez ay malaya na. Ayon po dito sa ABS-CBN News, just in, the House Committee on Good Government and Public Accountability orders the release of office of the Vice President Chief of Staff Zuleika Lopez after a medical examination has been conducted on her. Ito po yung particular na order. Republic of the Philippines, House of Representatives, 19th Congress, release order.
in the matter of privilege speech number 379 of Representative Rolando M. Valeriano delivered on September 3, 2024 on asserting the power of the purse of Congress and motu proprio inquiry on the manifestation of Representative Jerbil Ginky Beatrix R. Luistro during the budget hearing of the Department of Education in the Committee on Appropriations on September 2, 2024 concerning the agency's failure to deliver computer units in good condition to end users and other issues plaguing the agency's budget utilization. 2. Police Major General Napoleon C. Taas, retired Sergeant-at-Arms, House of Representatives. In view of the undertaking to attend all hearings, you are hereby ordered to immediately release Attorney Zuleika T. Lopez after a medical examination has been conducted on her. So ordered. Yan po kasi ay dahil siyempre, tapos na po yung 10 araw na kaparusahan na iginawad po ng Committee on Good Government and Public Accountability for undue interference dito po kay Attorney Zuleika Lopez. Kaya walang magagawa kung hindi palayain po talaga siya. At dahil marahil dyan, ewan ko kung totoo ha, yung aking iniisip, eh ganito ang aura ngayon ni Pusit. Pakinggan natin at reaksyon na natin ang mga sasabihin niya rito. Eh, nakatulog ako ng medyo mahaba kagabi. So, thank you. Magbigay lang ako ng update sa inyo sa nangyayari sa taas. So, hindi ko na lang din banggitin yung mga pangalan kasi nag-request din yung mga patients na huwag banggitin yung mga pangalan nila. So, ang isang patient, may clearance na siya. Ang desisyon niya is umuwi muna sa kaibigan niya. Natatakot siya umuwi sa sarili niyang bahay. So, ang desisyon niya, pag-discharge niya dito, ay kaibigan niya. Doon muna siya titira. And then yung isang patient, waiting siya for discharge. At ang sabi sa kanya ng private doctors niya ay lumipat siya ng hospital. So, yun yung gagawin para sa kanya. Well, hindi niya nasabi sa akin. Ang nasabi lang niya sa akin ay yun yung gusto ng private doctors niya na lumipat siya ng another hospital. So, yun din yung gagawin niya kasi right now, yun lang din yung pinagkakatiwalaan niya. Tonight po siya dilipat. Nag-aantay siya ng kanyang discharge and clearance. Yung contempt order kay Attorney Zuleika Lopez, na po matatapos yung today, ano pong balitan? Na-extend po ba or hindi na nag-lapse na? Malamang siguro wala na yon kasi nag-aantay na lang yung lawyer dito sa taas ng clearance. Nung nangyari pala tong interview na ito, hindi pa lumalabas yung balita. Pero common sense naman para sa mga abogado, particular nitong si Pusit, na ganun talaga ang mangyayari. Kaya magandang maganda ang kanyang aura. Maayos daw ang kanyang naging pagtulog eh. All the offices concerned. So, likely baka considered as nag-lapse na yon. But ang gusto lang talaga ng lawyer is merong document na nagsasabi na cleared na siya. Ma'am, if we wait remaining with the interruptions na banggit po ni President Marcos, ang sinabi niya, ma'am, kinonfirm niya po yung pumalata text message na nakalagay na, in the larger scheme of things, Sarah is an unimportant, so please do not file impeachment complaints, whether immediate or stop. Hindi naman ako mag-comment no, sa mga remarks ni President. Aba, anong nakain itong si Pusit? Ano? Bakit ang bait ngayon? Meron pang President. Pero pag-usapan nga natin yung sa loobin ng ilan po tungkol dyan sa impeachment. May mga kumakalat ngayon na shared post doon po sa loobin nito pong si Professor Antonio Contreras. And tama naman siya, pero I disagree. Wala namang pong problema kung tayo po yung nagdi-disagree sa mga bagay-bagay. Nasa demokrasyang bansa po tayo eh.
Sabi po dito ni Prof. Antonio P. Contreras, instead of focusing on impeachment, we should focus on criminally prosecuting the Dutertes. Ganito po yan eh, para sa akin paniniwala lang naman ito. Meron po tayong separations of powers sa branch ng ating gobyerno. Impeachment is mandated to Congress. That is a political process. No? Ngayon, kung tayo po ay mag-iisip sa criminal prosecution, hindi po Kongreso may hawak doon. That is executive branch of the government. Magkaiba po yun. Pwede pong mag-focus ang executive branch of the government sa criminal prosecution nitong si Pusit. At the same time, pwede din pong mag-focus ang Congress sa political process na impeachment dito kay Pusit. Pero ang nakakabahala lamang kasi sa isang political process, dahil ito pong si Pusit malakas sa Senado. Baka pagdating sa Senado, mabaliwala lamang yung impeachment na naiakyat mula po sa House of Representatives. Pero magkaiba po iyan. Para sa akin, ang pagpo-focus parehas dapat. Pokusan ng Kongreso ang impeachment. At the same time, pokusan ng executive branch of the government ang criminal prosecution para dito kay Sara Duterte. People who think that a criminal prosecution is less powerful than an impeachment are not realizing that an impeachment conviction can only remove Sara Duterte from office and perpetually bar her from public office. While a criminal conviction can do this and more, it can lead to her doing time in jail. I do not know kung para kanino yung sulat na ito nitong si Professor Antonio Contreras. Kasi kapag ka ikaw, tiningnan mo na mahina ang criminal prosecution compared to impeachment, eh mahinang nilalang ka. Ano? Kailanman hindi hihina ang isang criminal prosecution sa impeachment. Kaya para sa akin, lahat tayong mga Pilipino, naniniwala tayo na malakas na armas ang criminal prosecution dito kay Sara Duterte compared to impeachment. Kasi alam naman natin ang impeachment, hindi naman siya maipapakulong. Common sense naman yon, mga tol. Pero ang criminal prosecution, maipupukulong siya. Kaso lang ang problema dito, criminal prosecution entails time. It will take years. Hindi maipapakulong si Sara Duterte ng criminal prosecution. Maliban na lamang kung plunder yung kanyang kakaharaping kaso, which is a non-bailable offense, and if the evidence of guilt is strong. Dalawang kondisyon present dapat sa isang criminal prosecution para maipakulong kaagad itong si Sara. Yung kaso may kaparusahan either by life imprisonment or reclusion perpetua. At in that case, plunder is punishable by reclusion perpetua. At kung malakas ang ebidensya, kulong siya dahil hindi siya makakapagpiyansa. Other than that, lahat ng mga isasampang kaso dito kay Pusit, katulad nung naririnig po natin, na kaso niya nakakaharapin sa NBI at iba pa, lahat po yun bailable. Except kung Section 4 ng Republic Act 11479 ang ikaso sa kanya. At ito ay katigan ng korte. Non-bailable yung considering the penalty to be imposed is life imprisonment. At napakatagal lang aabutin yan. Tapos na ang termino ni Sara Duterte, hindi pa siya naipapakulong. Tapos na ang termino ni Sara Duterte, muli pa siyang makakatakbo sa susunod na halalan sa pagka-presidente na. Nagiget niyo yung point ko doon, mga tol? That's why I support fully an impeachment process para po dito kay Pusit. At naniniwala ako, katulad marahil ng paniniwala rin ni Sir Benji Contreras sa sinasabi din nitong si
Salpanelo. Ano ba yung sinasabi? Pasensya na, nasabayan ko na yung live ni Sir Benji. Sabi ni Sir Benji Contreras dito, tama ka kabayan Salpanelo. Ganito rin ang aking sapantaha sa pahayag ni PBBM. In the end, House of Representatives is co-equal branch of the executive and there's separation of power. Regardless, according kay Panelo, of the statement of PBBM to Congress not to file the impeachment complaint against BP Sara, she will still be impeached because that's the political agenda. He is only saying that so he could not be accused of masterminding it. Nothing happens in Congress without the approval of the President. That's the political reality. Ako, ayoko nga sanang sabihin sa inyo na sinabi ko na kanina doon sa ating live streaming. Marahil, kaya naglabas po ng pahayag si Pangulong Bongbong Marcos tungkol po dyan, hinuhugasan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang kamay sa isang impeachment process na kakaharapin ito pong si Sara Duterte. At malakas ang paniniwala ko para doon. Kaya babalik tayo doon sa suggestion na criminal prosecution. So be it. Hindi naman pipigilan ng criminal prosecution . And they should focus on that. At sino yung magpo-focus doon? Ang executive branch of the government na pinamumunuan ni Pangulong Bongbong Marcos. Pagdating sa impeachment, Congress. At dapat pokusan din yan ng Kongreso. Kung ako tatanungin ninyo. Balik tayo dito sa interview kay Sara Duterte. Ayaw niya mag-comment. Ano? At ang tawag niya ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos, President. Hindi niya minura. Ano kayang nakain nito? Parang bipolar lang, ano? Di ba ang bipolar, ganun? Mabait, tapos biglang magagalit. Marcos, may nakalimutan ako na update sa taas. Gustong ipaabot nung dalawang patients ang pagpapasalamat niya sa inyo, sa media, kasi binantayan niyo daw sila at hindi niyo sila iniwanan. And gusto din nilang magpasalamat sa mga doctors at lahat ng healthcare professionals na tumulong sa kanila. And of course, sa mga lawyers din. Mukhang iba talaga nagagawa ni Zuleika. No? Iba talaga nagagawa ni Zuleika Lopez. Nung siya'y hinuli, brother, nung siya'y ikinulong at sinubukang i-transfer sa facility ng Correctional Institution for Women, naging violente ito pong si Pusit. Pinagbantaan niyang papatayin ang ating mahal na Pangulo, ang unang ginang, ang speaker. Pero nung malaya na itong si Zuleika, magaang na ang loob ni Pusit. Na nag-assist sa kanila all throughout the crisis. So, isa din yun sa mga message nila galing sa taas. Salamat daw sa inyong lahat. At dahil daw may clearance na, cleared na rin daw kayo from them na umalis or iwanan sila dito. Isa sa kanila, lalabas ako dito? Sure. Ang isa, nakalis na. Oo, nakalis na yung isa. Ang isa na lang yung nag-aantay ng clearance. Possible din po lumabas today. Possible din po ma-destroy. Well, hopeful sila na merong ganon na mangyayari today. Pero I think meron ng assurance ang lawyers na mangyayari yon ang kanyang clearance and discharge today. So, nagpapasalamat. Kaya nagpadala na rin siya ng pagpapasalamat dito sa media, sa inyong lahat, sa pagbabantay, pagtulong at pagprotekta sa kanila. Sorry, NBI investigation, December 11. Pupunta po kayo. I'll have to run my schedule day by day kasi nagbabago siya ngayon araw-araw dahil bigla na lang may nangyayari na mga bagay kaya hindi ko magawa yung schedule ko ng malayo. Mahirap bang sagutin yon, mga tol? Dito ipinapakita lamang nitong si Pusit na pagkagusto niya, dapat yun ang mangyari. Patawag ng NBI yon para sa isang reklamo laban sa iyo. Kung sa pangkaraniwang Pilipino yan nangyari, pinapatawag tapos hindi sisiputin ng NBI, baka aresto ang abuti noon.
napakadali lang naman sagutin nun kung ikaw ay dadalo o hindi dadalo. Bakit ang dami pang mga kung ano-anong dahilan? Maraming mga schedule. Sabihin mo na lang na hindi ka dadalo para makapag-proceed na ang NBI dun sa nararapat nilang gawin. At at least wine-wave mo na yung karapatan mo agad to due process. Pa. So, we do it day by day sa ngayon, yung schedule. In. So, hindi ko pa masagot. Kaya pa pupunta ako sa December 11. Tsaka, ang isang consideration dyan ay sinusunod ko kung ano yung mga sinasabi ng lawyers sa ngayon. So, ano yung sasabihin or ano yung advice ng lawyers, yun yung gagawin ko. How about the good government hearing? Yes, oo. Nag-express kasi yung isa. Boses pa lang ba ni Pusit? Kumukulo na dugo nyo. Ipakita ko ba? May pakinggan natin kasi kailangan natin reaksyonan yung mga sinasabi niya. Dalawa, tatlo. Ay, salamat ha. Tatlo. Kaloyal Rechi. Nakalimutan kong pasalamatan. Thank you po ha, sa pagsuporta po sa amin ni Bagtit. Maraming salamat po. Shout out kay Tol Bagtit. Nag-express yung tatlong mga resource persons from the Office of the Vice President that they really feel safer and medyo kumakalma sila kung nandiyan ako. Medyo kumakalma sila, totoo ba yon? Kung kumakalma sila, eh bakit ganun na lamang ang nangyari kay Gina Acosta? Eh nandoon ka. Kalmado ba yon? Na tumaas yung presyon ng dugo nung tinatanong na ng mga kongresista? Parang iba yata yun ah. O kalmado ka kapag ka nakikita mo na maayos ang kalagayan ni Zuleika Lopez. Ano sa tingin ninyo mga tol? Lang is right now, wala na kasi kaming chief of staff. Affected din yung assistant chief of staff ng office. So ako na lang talaga yung naiwan sa opisina to do everything. And meron ding mga year-end activities ang office. Meron din kaming mga Thanksgiving activities. Meron kaming budget utilization review dahil merong mga budget na kapag hindi nagamit, nag-lapse yan by December 31. As well as yung planning for January 1. Kasi bago na yung budget by January 1. And kung nakikita nyo, December na bukas, so we have just 1 month to do all those things. So, yun lang naman yung problem ko. Ma'am, pa lang dito kayo ng comment ng regarding po sa sinabi po ni Congressman J. Kong dun po na kung hindi lang daw po kayo na maagang nag-ambisyon na mag-presidente, tahimik daw pang lahat. Unang-una, the presidency of 2022 was mine already. Oh. Was mine already? Napaka confident naman ito sa sinasabi niya. Ikaw na rin naman mismo nagsasabi na ayaw mong tumakbo sa pagka-presidente. Pero alam mo, Sara Duterte, saan ko ba nakita iyon na observation? Para hindi man galing sa akin. Kasi iyon naman yung naiisip ko noon pa eh. Pero iiwas tayo sa mga maaaring maging legal repercussions. Kaya magre-react lamang tayo dun sa mga nababasa natin. I am trying to remember kung kanino ko nabasa. I believe kay Laitera mo. Puntahan natin si Laitera mo. Dito ko yata nabasa yon. Hanapin natin sa kanyang shared post. Sana tama ako sa pagkakaalala. Pag hindi, ako na magsasabi, hindi na natin babasahin. No? Kasi pagka binasa natin, at least nagre-react lang tayo sa isang opinion. Ha? Bakit? Wala naman akong kakaharaping legal na problema siguro kung ipapahayag ko lamang yung naiisip ko na yon, katulad nung sinasabi dito sa shared post na yon. Hindi, ito. Tama, naalala ko. Ito yun, shared post nila Itera mo, o post nila Itera mo November 28 at 8:14 in the evening.
Bakit galit si Sarah kay Martin? Bakit galit na galit si Sarah kay Martin? Why is so Sarah so angry at Martin? Basahin ko na lamang ha. Amid the numerous issues facing the country, one question continues to puzzle many. Why is Vice President Sara Duterte so furious at Speaker Martin Romualdez? Her animosity is evident in the relentless attacks against the Speaker, ranging from social media influencers to statements from her allies. But what is the real reason behind this anger, ambition, and the impeachment plan? Dito, parang ang sinasabi kasi, tutugma doon sa mga gusto nitong si Pusit. Sabi niya, the presidency is mine already. 6 years, if ever. Thereafter, tapos na ang kanyang pagiging pinuno. Pero, kung siya nga naman ay tatakbo bilang vice-presidente, at kung maaalis si Pangulong Bongbong Marcos sa panahon na yon, magiging presidente siya at may pagkakataon pa siyang maging Pangulo ng Pilipinas sa hinaharap. And napakinggan natin yan mismo kay Atty. Zoraida. Sabi nila, Gloria 2.0 formula yan. Anyway, ako tuloy ang nagkwento. Tuloy ko po rito sa binabasa natin. According to timeline, reports suggest that Sarah's anger stems from the failure to execute a grand plan designed to catapult her to greater power. The blueprint, remove Speaker Martin Romualdez and replace him with a loyalist in the House of Representatives who could then be leveraged to oust President Ferdinand Marcos Jr. through impeachment. According to the timeline, this began in February 2023 when former President Gloria Macapagal Arroyo, a known pro-China advocate, launched a plot to unseat Speaker Romualdez. Her motive, to control the House as a leverage against President Marcos, who had taken a firm stance against China's incursions in the West Philippine Sea. Part of the plan involved courting VP Sara's participation. In exchange for her support, Arroyo allegedly promised control of the House, which would provide the power to push for the president's impeachment, a threat that could not be ignored. The outburst of Tambaloslos. When Speaker Martin's camp got wind of the plan, they acted quickly by downgrading Arroyo from Senior Deputy Speaker to Deputy Speaker. This move made it clear to Sara and Arroyo's camp that their scheme would face significant hurdles. Shortly after, VP Sara resigned from the Lakas CMD party, accompanied by the infamous Tambaloslos insult, a clear attack on Speaker Romualdez. When Speaker Martin's camp got wind of the plan, they acted quickly. Ay, naulit naman tong pagpo-post ni Laitera. Fast forward tayo. Fast forward po tayo. This marked the beginning of a series of assaults on Martin from social media trolls affiliated with the DDS to public figures close to VP Sara, such as Harry Roque, Sal Panelo, and Sas Rogando Sasot. Rather than directly targeting President Marcos, the attack focused on Speaker Martin to weaken the administration's defenses. The confidential funds issue, the trigger. Sara's anger escalated further when the House removed her requested 650 million pesos in confidential and intelligence funds for 2024. Despite her public statement
that their offices could survive without these funds. It seems this became the tipping point for intensifying her campaign against Speaker Romualdez. Congressional leaders reallocated the CIF from the Office of the Vice President and Department of Education to agencies in greater need, such as the AFP and sectors defending the West Philippine Sea. This decision not only demonstrates fiscal accountability, but also sent a direct message that Congress did not support using large amounts of public funds for operations in the OBP that lack transparency. Ito pa, the true goal, replace President Marcos. It's no secret that Sara's anger toward Martin is part of a larger agenda. If Speaker Romualdez is ousted, his replacement would be someone loyal to Sara, paving the way for an impeachment effort against President Marcos. If the president is impeached, Sara would automatically assume the presidency. At that point, she would control all branches of government, from the legislative to the executive. This tactic is not new. A similar strategy was employed to remove Bebot Alvarez as Speaker during the Duterte administration. The masterminds behind this plan are seasoned experts in political sabotage, and they appear to be trying to replicate their previous success. Why is Speaker Martin important? Amid all this, Speaker Martin Romualdez's mission is clear: to protect President Marcos' administration and ensure he completes his six-year mandate. His leadership in the House serves as the first line of defense against Sara's camp attempts to undermine the administration from within. Martin's stance isn't motivated by ambition for 2028. His sole aim is to ensure that President Marcos succeeds in his goal of improving the lives of Filipinos. Question for the public. Given the situation, the public must ask, whose interest does Sara Duterte truly represent? If her intentions are for good of the country, why is her first target Speaker Martin Romualdez, a key ally of the administration? And why does there seem to be a pattern of attempting to undermine President Marcos' leadership? The answer is clear. This isn't about the nation's welfare, but about personal ambition. And that, syempre, opinion ko na po ito, yung pagiging presidente ng Pilipinas. And finally, in conclusion, as the 2025 midterm elections approach, expect even more intense attacks against the Speaker and possibly President Marcos. However, the public must unite in defending the administrations against those seeking to destroy it from within. Ganon na ganon yung nakikita natin ngayon, mga tol. And to make it short, at para mas maliwanag sa ating mga manunood, ito po yung sinambit ni Attorney Zoraida sa kanyang isang live streaming noon na merong silang Gloria Formula 2.0. Maalis si Pangulong Bongbong Marcos katulad ng pagkakaalis kay dating Pangulong Ejercito Estrada, at noon naupo si Gloria Macapagal Arroyo dahil siya ang vice-presidente, the law of succession applies, at ganun din ang ninahangad nilang mangyari kay Sara Duterte being the vice president of the country na papalit kay Pangulong Bongbong Marcos. The ultimate objective is to have a longer term for presidency like Gloria Macapagal Arroyo. Hindi dahil nagbigay si Sara Duterte. Kung sa tingin niya talaga panalo na siya, hindi niya pa rin gagawin tumakbo. Kasi sisiguraduhin niya na mas magiging mahaba ang kanyang posisyon bilang pangulo. And that is the reason naniniwala ako na yan talaga ang nasa likod. Ang dahilan kung bakit
itong mga supporter niya and even itong si Sara Duterte, talagang tinusubukan nilang pabagsakin si Pangulong Bongbong Marcos. Na nanalo na ako sa surveys, lahat ng tao solid na, united na in for my candidacy. Pero I gave it away because I felt I had to do some other things. Other than being president of the Republic of the Philippines. Pangalawa, hindi ako yung nagsabi sa kanila na magbukas sila ng investigation or inquiry in aid of legislation that is more like a political persecution and harassment of OVP personnel. Lumanay ng pagsasalita niya, no? Pero tandaan natin, malinaw na walang political persecution dito. Malinaw na meron pong pondo na ipinagkatiwala sa OBP. Ang halaga po nito ay 125 million pesos na ginasta lamang nila sa loob po ng 11 araw. Malinaw na noong 2023, meron pong mahigit sa 600 milyong piso as confidential funds na ipinagkatiwala sa OBP at sa Department of Education. At ginasta nila, in both cases, ginasta nila sa hindi nila maipaliwanag na paraan. Walang pamumulitika kapag ka pera ng taong bayan ang pinag-uusapan. Saan ang pamumulitika doon? So, huwag nila akong i-gaslight into saying na ako ang dahilan ng kaguluhan na ito. Ang kaguluhan na ito ay nagsimula sa yun sa sa terrorism nila, sa harassment nila, sa threats nila sa mga personnel ng Office of Defense. One clarification lang po, nag-resign ako kasi. Hindi pa siya nag-resign, pero nagsabi siya na mag-i-indefinite leave na siya. So, once ma-clear siya dito, she will file an indefinite leave from the Office of the Vice President. Ang sabi ng Presidente, never say never kung mag-reconsult kayo. I will not comment on the remarks of President Marcos na ngayon. Thank you. Yes. No comment, ah. Pero, alam nyo mga tol, mas naniniwala ako na though sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos, never say never, mas naniniwala ako na magpuproceed lahat as expected. Like criminal prosecution and impeachment. After all, si Pangulong Bongbong Marcos hindi nang didikta. Pero who knows kung ano talaga ang nasa likod ng isipan ni Pangulong Bongbong Marcos. No? Kasi kung talagang si Pangulong Bongbong Marcos ayaw ma-impeach itong si Sara Duterte, it means ayaw niyang maalis ito bilang vice-presidente. Dapat yung mga prosecution din ng criminal action sa kanya, huhupa. Pero hindi, di ba? Hinahayaan na lamang ni Pangulong Bongbong Marcos na gumana ang proseso. At ang proseso na yon dalawa, which is vested sa magkaibang branch ng ating gobyerno. Eto, ayokong pumusta, ika nga. Pero, kumpiyansa ako na si Pusit papaila ng impeachment sa darating na mga araw at naniniwala ako na makukuha ng impeachment complaint na yan ang 2/3 votes ng mga kongresista at aakyat ito sa Senado. Naniniwala rin ako na yung criminal prosecution dito kay Pusit sa kabila ng sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos nang siya tanungin kung possible ba ang reconciliation sa kanilang dalawa that never say never, magpapatuloy. Naniniwala ako na lahat ng mga kaso na pwedeng isampa na kriminal dito kay Sara Duterte mangyayari sa hinaharap. Maraming salamat sa inyo mga tol.
At hindi na muna ako na mag-shoutout dahil marami namang naka-live ngayon. Sana lumipat tayo sa mga taong naka-live, mga content creator na naka-live na sumusuporta sa ating Pangulo at sa gobyerno ito. At maingay na rin si In. O, shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe, see always. Bye for now, mga tol.